Shout out nga pala kay Rusky Sykes, kay Dieter Pandero, kay Ianet Moto, shout out sa iyo paps, kay Charlie Kim ng Negros Occidental, tapos kay Nocturnal Gaming. Yo, shout out sa iyo mga paps. So, 'yun, salamat sa panonood, sa pag-subscribe sa channel ko. Ayun, ride safe. Ciao. Yon mga paps, kamusta kayo? Day off ko ngayon, so gala lang tayo. Yon, ano bang pwedeng topic natin? Okay, sige. Yon. Kung bibili ka ng motor dito, ano ba ang mga kailangan? Ano mga procedure? Ano bang kakaiba sa, ano ba ang pinagkaiba sa Pinas kung nandito ka at bibili ka ng motor? So yun, share ko lang sa inyo experience ko. So bale, nung binili ko tong motor na to is ano, ang una chinek ko is yung engine number at saka yung body number kung parehas dun sa pinaka papers nya. So yun, pagka parehas sa papers nya, ang sunod mo namang i-check is kung na-revisionin na ba siya. Revision sa English, revision yung tawag dito. So kung sa Pinas, kada year irerehistro. Dito isang beses lang inirehistro, tapos ano na lang, every 2 years yung update ng revision. Yung i-check yung kung gumagana ba yung signal lights mo, headlight, tail lights, ganon. Yung kung original pa ba yung, kung homologated ba, kung legal ba yung ano mo, yung mga piyes na nakakabit. Traffic, hindi ko akalain traffic. So yun, pagbago yung motor mo, bale 4 years mo siya bago i-revision. After nung 4 years, 2 years yun, 2 years ulit. So ano ba ginagawa sa revision? Ayun nga, tulad na sabi ko kanina, tine-check kung gumagana yung signal lights, tail lights, headlight, kung pasado ba sa European standard, kung legal ba. Ayun, kung legal, tas yung tambucho, kung homologated, kung pasado ba sa Europe standard sa emission nila. So importante dito is ayun, kung homologated yung tambucho, kailangan may code din yung tambucho mo, tas may supporting papers ka, homologated papers. Tapos kay importante rin DB killer. Kung lahat ng 'yon, kung merong ka papel, tas yung homologated pipe, pero kung wala kang DB killer, bali wala 'yon. Magmumulta ka pa rin. Ang multa dun is, tas last na narinig ko doon sa kapwa ko kamotor dito is 500 euro ang multa. Traffic, may ginagawang kalsada. Yung 500 euro yung multa kapag ka na, kapag nahuli ka. Pag na-checkpoint ka at hindi pasado yung tambucho mo, 500 euro. Tapos ang malalapan nito, pagka hindi homologated mismo yung tambucho mo, kukunin nila yung papel. So pagka nagkabit ka dito ng tambucho na for race use only ang nakalagay, at hiningan kanila ng papel,
Siyempre, for race use only, wala kang wala kang mabibigay. Pag bumulta ka na, tapos kukunin pa nila yung papel ng motor mo. And then, ang mangyayari pa bago pa mo makuha yung papel ng motor mo is magbabayad ka pa ulit. So, hindi ko lang sure kung magkano, around 800 euros, so around nasa 40,000 kung tutubusin mo yung motor mo. Tapos nahuli ka sa tambucho. Fermo administrativo ang tawag nila. So parang hindi mo magagamit yung ano mo, yung sasakyan mo, hanggat di mo nababayaran yung multa. Pero nasa sayo, pero kailangan nakaparada sa tagong lugar, sa garage, hindi pwede sa tabi ng kalsada. So ano pa ba? Ayun, yun, mahigpit din nila dito sa yung pinaka position ng plate number natin. So kung naka-tile tidy ka, tapos adjustable yung tail tidy mo, tapos mali yung inclination, kailangan yung inclination is 30 degrees. Pag yun sumobra doon, pwede rin kunin yung papel ng motor mo. At ang isa pa, pwede rin dito tayo. Mali. Sarado. So yon. Pag mali yung inclination, pwede rin kunin yung ano, yung papel ng motor mo. Tapos kung wala ka nung ano, yung reflector, kung wala ka nung reflector sa hulihan, yung reflector light, magmumulta ka rin dun ng around kung hindi ako nagkakamali, magkano ba? Teka lang ha, nasa 4,000 euro ya, 4,000 euros, 4,000 pesos ang multa dun kung kulang ka nun yung reflector light sa likod. Di ba yung mga motor natin, pagka binibili natin yung original na tapaludo sa likod, meron siyang ano, yun nga yung reflector light na kulay pula. Yun, pag wala ka nun at nahuli ka rin, magmumulta ka rin. San bang gagamit 'yon? Gamit 'yon sa emergency. Kunwari, ano? Kunwari, napundi yung taillight mo sa likod. Gabi. So 'yun yung ngayon doon mo siya magagamit. Kapag ka meron ka noon, yung sasakyan na nasa likuran mo, makikita ka sa gabi na may motor sa harapan ko. So yun yung gamit nun. So for safety reason din naman, yun kaya yun ano, in parang nire-required nila na meron ka. Ano pa ba? Ayun, kung bibili ka ng motor, yun revision. Yung pangatlo kailangan is yun dito, pagka ano, pag bibili ka ng motor, rekta palipat ng pangalan. Nag-record ba? Oo, yun, pag bibili ka dito ng motor, rekta palipat ng pangalan. Hindi po pwede yung tulad na ginagawa sa atin na bibilin mo, tas didupsay lang, kayo lang pirmahan, hindi pwede yun. Kailangan dito, pupunta talaga ako sa agency o kung sa yung kung tulad nung pinagpapalipatan ko ng pangalan ng motor dito pag bumibili ako, nasa nakatipid ako ng 5,000 pesos. So pupunta kayo doon sa agency, yung palipatan ng pangalan ng motor. Punta doon, tapos papalipat mo. Hindi pwede yung didupsay lang, dahil once na may ginamit yung motor sa kalokohan, once na nasangkot sa aksidente, ikaw ang hahabulin. Pwede mo siyang ibenta nang walang, nang hindi pinapalipat. Yun nga lang, pag ginamit niya sa kalokohan, pag na-aksidente, nasangkot sa aksidente,
ayun man kung ano mang gamitin kung saan man, ikaw may pananagutan doon. Kasi sa'yo nakapangalan yung motor. No, sa'yo darating yung multa, pwede ka pang makulong kung sakaling ginamit talaga sa kulukuhan, kung nasan ko talaga sa aksidente. And then, ayun nga, papalipat yung pangalan. Ano pa ba? Yun. So, every year, may pinabayaran kang road tax. So, scooter, 50cc to 125cc is 20 euro. To 150cc pala, 20 euro a year. So, 1,000 pesos a year. So, tapos pagka, tulad nito, sa mga big bike, pag lumampas doon sa 150cc, ang babayaran mo is 70 euro. So nasa 5,000 to 6,000 pesos 'yon sa value natin ng pera. 'Yun ay every year babayaran. Valid 'yun every year yung road tax na 'yon. So kung nagbayad ka na isang taon, di next year mo babayaran. So 'yun, ano pa ba? Road tax. Yun, importante din is mababa yung ano, mileage ng motor na bibilin mo. Kasi kung bibili ka ng tulad ng mga 60,000 kilometers, 70,000 kilometers, for sure meron na ipapagawa. Tulad ng mga timing chain, kung worse pa, connecting rod, yung mga clutch lining. Yun. So kung maganda, bibili ka ng motor dito is yung kilometers is nasa 15,000 to 20,000 kilometers. Mas maganda yung ganun lang. Pero kung mga nagre-range na sa 40,000, 50,000 kilometers yung motor na bibili mo, medyo mag-alangan ka na kasi dyan ang magsisimula yung pagawain. Kasi bakit ka mag-aalangan? Dahil mahal ang labor. Ang 1 hour nila dito is 50 euro. So 2.5 isang oras lang. So kahit gawin nila scooter, papapalit ka lang ng ano, na oil seal sa shock, sa harap. So pag nakaisang oras sila, 2.5 yun. Minimum nila yun, isang oras, 2.5. So pagka lumampas ka pa ron, another na yun, another bayad na yun. Pero tingin ko hindi naman lalampas sa isang oras ang pagpapalit ng oil seal sa front shock. So yun, yung mga ganon bagay dito kailangan consider mo, kasi kumikita ka nga ng okay, mas kita okay sa Pinas, pero kung dito mo rin gagastusin is baliwala rin. I mean, tapos i-convert mo pa sa peso, sa pera natin, malalambot ka lalo. Sasabihin mo, yung mahal naman, ba't ganun? Sa ganito, sa ganyan. So, kung may mindset ka na ganun, yung ay mahal, mas mabuti na lang na huwag ka na lang bumili ng sasakyan, kasi yun talaga ang reality dito. Mahal ang labor, mahal ang pyesa, halos doble yung tax kung kanila babawian. First time ko mag-drive ng 80 kilometers na dire-diretso, 80 kilometers per hour. So yun, ano pa ba? Boom. Ayun, bawal kang mag-modify dito. Modified na hindi legal, I mean, hindi approved sa Europe standard. So, kunwari, etong motor ko, gusto kong palakihan ng gulong pa. Magdagdag ako ng sukat o magbawas. Hindi pwede. Kasi, yun nga sinasabi ko dun sa revision,
Every 2 years yon, i-check nila yan. Pagka hindi yan ang nakasulat dun sa pinaka papel ng motor mo, pag hindi yun ang nakasukat, ang nakasulat at iba yung ano mo, hindi ka papasa sa revision, pababalikin ka. Ang worst pa nito, pag pinabalik pa, nakabayad ka na. So hindi mo na pwedeng bawiin yung bayad kasi ano na eh, nabayaran mo na, naka ano na sa kanila yon. Ngayon ikaw yung may responsibilidad na ano. Wait lang, abulin ko lang yung ano. Abulin ko lang yung scooter na nahulugan ng gamit kasi bukas yung ano niya, yung top box niya, baka may importanteng gamit ay hindi ko naabutan. So dito na ako. So yun, hindi ko inabutan. So yun nga, yun lang ang kailangan. Yun lang ang mga kailangan. Kailangan legal, bawal modification, headlight kung nag-modified ka ng LED, tapos HID, tapos hindi pasado sa kanila, eh medyo tagilid ka pagka na-check ka. Pagka yun nga, pagka na-checkpoint ka, magmumulta ka. So ayun, yun yung mga kailangan.